bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinahanap ko ang sagot kung bakit niya ako biglang iniwan. Hi DJ Rocky. This is my first time na mag-send ng kwento sa'yo. But not my first time na makinig sa'yo. Araw-araw, nakikinig ako sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Lily. And this is my secret file. I was 19 years old when I met this guy. Classmate ko siya. Freshman ako nang makilala ko ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. First day of school noon, wala akong kilala sa mga magiging kaklase ko. First year college ako eh. Grabe yung kaba ko. So, nung time na ini-introduce na ng mga kaklase ko yung mga sarili nila, there's this one guy na pumukaw ng atensyon ko. Nakasuot siya ng maroon long sleeves. Matangkad siya. Ang lakas ng dating niya para sa akin. Itago natin siya sa pangalang Louis. Hindi ko alam pero nung unang araw ng pasukan na yon, parang nag-fast forward na sa akin ang lahat. Nakita ko kasi na magkasama kaming gagraduate at magkakaroon ng graduation picture together. As a couple. Then after nun, magkakatrabaho at bubuo ng mga pangarap. Hindi ko alam pero basta, nag-fast forward sa akin ang lahat. Nag-slow-mo ang paligid ko sa oras na yun. At feeling ko ako lang yung kausap niya. Para bang sa akin lang siya nagpapakilala. 2 months ang lumipas matapos ang unang araw ng pasukan. Nag-decide ako. Naaamin na ako kay Louie. Pero sa chat lang. Hindi kasi ako sanay na umaamin ang nararamdaman sa isang lalaki. Siyempre nakakahiya kasi babae ako. Nung gabing yun, naaamin na ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Aamin na ba ako? Hindi ko alam. Pero kating-kati na ang mga kamay ko na i-type na gusto ko siya. Hindi naman siguro awkward yun. 2 months naman na eh. So ayun. Sinend ko na. Nasabi ko na sa kanya sa wakas. Ayaw pa nga niyang maniwala. At pabirong nagreply na, niligawan mo ko. Nang mabasa ko yun, napaisip ako. So sabi ko, siguro wala namang pagbabago. Basta ang gusto ko lang naman ay malaman niya na gusto ko siya. Kinabukasan, pumasok ako ng maaga para maunahan ko siyang makarating sa school. Tanaw-tanaw ko sa bintana kung merong paparating. Then natanaw ko siya papasok sa may gate ng school. Excited ako na makita siya nung araw na yun. Meron din ka ba? Ikaw ba naman kasi? Umamin na sa isang tao. At nang makita ko siyang papalapit na sa pinto ng classroom namin, hindi ko maintindihan. Yung excitement na makita ko siya, napalitan bigla ng kaba.
Gusto ko siyang lapitan at gusto ko siyang kausapin. Pero yung bibig ko, ayaw bumukas. At yung mga paa ko, parang may mga sariling buhay na kusang lumalayo pag nakikita ng mga mata kong papalapit na siya sa direksyon kung nasaan ako. So mula nung araw na yun, naging awkward ng lahat. Para ba kaming nag-iiwasan? Hindi ko alam, pero ang weird eh. Akala ko nga, normal lang pagkatapos kong umamin sa kanya na okay lang, na hindi ako maiilang. Pero hindi eh. Kasi pati siya, umiiwas na rin. So kahit umiiwas kami sa isa't isa, eh pinapalakpakan ko pa rin naman siya. Sa isip ko nga lang. Kasi matalino pala siya. Isa siya sa mga magagaling na estudyante sa section namin. Magaling sa mathematics at lalo na sa major subject naming programming. Nakakahanga talaga siya. Tapos ako, isa sa mga pinaka hirap na hirap makagets ng lesson. Kailangan ko pa nga yatang pupukin ang sarili ko para maintindihan ang lesson eh. Pero magaling naman ako pagdating sa designs. So fast forward, di ko na malayan. Half year na pala after ng school year noon. Then hindi ko rin namamalayan na alam na ng buong section namin na gusto ko siya at umamin na ako sa kanya. Kami, yung naging love team sa classroom namin. Pati pala mga teacher namin, alam na yung pagkakaroon ko ng crush sa kanya. Kaya may mga time na kapag exams, kami yung pinagtatabi. Kasi syempre, walang gayahan. Makakakopya ba ako sa crush ko? Syempre, mahihiya ako. Lalong-lalo na kung malaman niya pang bobo ako. Nakakahiya. So habang dumadaan ang mga araw, inaalam ko lahat ng konektado sa kanya. Yung tipong para akong si Detective Conan sa pag-iimbestiga. Inalam ko ang favorite color niya, inalam ko ang paborito niyang pagkain, inalam ko kung sino yung dati niyang karelasyon. Pero wala akong nalaman. Pero may isa siyang classmate ng high school na nakapagkwento sa akin na meron daw siyang isang babaeng niligawan dati. Sobrang grabe daw yung ginawa niyang effort para sa babaeng yun. Pero hindi siya sinagot. Itago natin yung babaeng yun sa pangalang Maddie. Matalino daw yung Maddie na yun. Bukod dun, maganda pa. Matagal daw itong niligawan ni Louie pero hindi siya sinagot. Matapos nun, inalam ko yung FB account ni Maddie. Inad ko sa FB. Inistock ko agad pa kaga-accept niya sa akin. Maganda nga. Simple. Morena. Siguro tama nga yung sinabi nilang matalino. At habang pinagmamasdan ko yung mga picture niya, parang na-down ako. Ano bang laban ko kay Maddie? Hindi ako ganun kaganda, hindi ako ganun katalino. Inihirap nga ako makagets ng lesson sa school. So paano ko mapapalitan si Maddie sa puso ni Louie? Sana ako na lang siya. Pero hindi ako magpapatalo. Ako na to. So ang ginawa ko, madalas kong binibigyan ng pagkain o mga gamit na hindi ko pinapaalam na sa akin galing si Louie. Oo, binibigyan ko ng mga pagkain o mga gamit si Louie na hindi ko pinapaalam na sa akin galing. Katulad na lang ng bumili ako ng couple ball pen na cost 40 pesos lang naman. Tinago ko yun sa bag ko, hinintay ko na maubusan ng tintang ball pen niya, tsaka ako pinabot sa isa kong kaklaseng lalaki. Sabi ko kunwari, pahihiramin niya ng ballpen si Louie tapos ibibigay na lang sa kanya. Ang saya-saya ko nang makita kong gamit niya yun. Although hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya pag minsan. Pero okay lang yun. Then ilang araw, sasapit na lang ang birthday niya. 1 month pa lang before siya mag-birthday, stress na ako kay iisip kung ano bang ibibigay kong regalo. Wala naman kasi ako talagang pera. 100 piso lang ang baon ko. At dahil sa gusto ko makaipon ng marami, ginagawa ko, hindi ako makain pag break time.
para lang mabilhan siya ng regalo. So, nagkaroon na nga ako ng ipon. Nakabili ako ng panregalo. Pinibigay ko yun sa best friend ko habang nagtatago ako sa malayo. Pero natatanaw ko si Louie habang ibinibigay ng best friend ko yung regalo ko. Pinasabi niya pa nga sa best friend ko na thank you. Hindi nagtagal natapos ang school year, second year college na kami. Hindi ko na malayan, isang taon na pala akong umaasa sa kanya. Hindi ko man lang alam kung may girlfriend na siya. Kasi sa mismong profile picture niya nga sa FB, hindi niya man lang ginagalaw. Ang tagal na panahon na, di pa pinapalitan. Yun pa kayang maging showy siya sa buhay niya? Lalo na sa relasyon niya. So year 2020, nagkaroon ng pandemya. Nauso ang quarantine. Dahil doon naging online ang klase namin. Before, mahigpit ang bawat bayan sa pagpapapasok ng mga taga-ibang bayan. Malapit na ang Valentine's Day. Kaya nag-decide akong yayain na kung pupwede, lumabas kami. Sino pa nga bang niyaya ko? Si Louie! At ang ginamit ko na account para i-chat siya, yung account ng mutual friend namin. Hindi ko ina-expect pero OMG, pumayag siya. Kinabukasan nun Valentine's Day na. Dahil istrikto si na mama at papa, nag-isip ako ng paraan para makasama siya. Dahil madalas akong sumama na sumalubong ng puon sa bayan tuwing Feb 14, nag-decide ako na doon na lang kami pupunta. Niyaya ko siya na salubungin ang puon. At the same time, for the first time, makasama siyang sumimba. Habang tinatawanan ko siya sa kalsada, kasama ko ang kaibigan ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na natatanaw ko na yung future ko. Nagpa-practice na rin ako kung anong sasabihin ko pagdating niya. Kung anong magiging galaw ko. Kung ano bang dapat kong gawin para hindi siya mailang sa akin. Para mag-work yung unang labas namin. Kasi alam kong maiilang kaming dalawa pareho. Dahil sa halos isang taon, never kami nag-usap simula nang umamin ako sa kanya. Okay naman lahat eh. Nag-uusap kami. Noong unang araw na lumabas kami. Mas naging komportable na kaming mag-chat sa isa't isa matapos yung araw na yun. At nagtuloy-tuloy yung pag-chat namin na feeling ko may something na. Noong una, hindi ko pinaalam sa mga kaklase namin. Pero nakita pala ng iba kong mga kaklase na magkasama kaming dalawa noong Valentine's Day. Isipin talaga nila na may something na sa amin. Kasi para kaming mga tanga sa school na buong school year hindi nagpapansinan, kahit kausapin ang isa't isa, tapos makikita bigla na magkasama. So, ayun. March 24, 2021. After Valentine's Day, nagkita na lang kami bigla ng personal. Birthday ng classroom president namin, kaya pumunta kami lahat doon. Awkward. Kasi lumabas na nga kami nung Valentine's Day, madalas na kami mag-chat mula nung araw na yun. Pero bakit biglang, boom, dun pa lang kami ulit lalabas? Kasi, ewan ko, parang nagkakailangan na naman uli. Parang nagkakaiwasan na naman uli. Napaasa na niya ako na may feelings din siya sa akin . Matapos ang birthday ng classmate namin, di na kami nag-usap. Di ko na siya chinachat. Kasi madalas naman ako yung nagpa-first chat. March 25, nag-decide yung kaibigan ko na taga-barangay lang din na matulog sa bahay. Di ko alam kung bakit. Yung pala, i-chat niya na si Louie. Kukumprontahin kung ano ba talagang balak niya sa amin. Kung may chance ba na magustuhan niya ako, maging kami. Tulad ng dati. Siya na naman ang nagdesisyon kung ano ang mga sasabihin kay Louie. Habang gamit-gamit ang Facebook account niya. So etong kaibigan ko na ito ang nag-decide kung ano yung mga gagamiting salita. Although, sa akin naman ang galing yung thoughts.
11 PM na noon nang matapos mag-type yung kaibigan ko sa pagkahaba-habang message para kay isend kay Louie. That time gusto ko siyang pigilan. Pero sabi niya, huwag kang mangialam. Kung puro ka nalang hiya, hindi mo namamalayan na agaw na siya sa'yo ng iba. Gusto mo ba yun? So gusto ko rin malaman kung ano ba talagang status namin. So hinayaan ko na yung kaibigan ko na i-chat si Louie. Pagkasend ng kaibigan ko ng mensahe, nasin agad nang wala pang isang minuto. Parang sasabog yung puso ko sa sobrang kaba. What if my girlfriend pala siya? What if hindi niya talaga ako magustuhan? Ayokong tanungin siya tungkol sa status ng feelings niya sa akin kasi ayoko namang masaktan. Natatakot ako sa mga malalaman ko. Kahit hindi ko pa alam kung ano magiging sagot niya, pero bahala na. After 13 minutes nag-reply siya. Pumikit ako. Sabi ko sa kaibigan ko, siya muna yung bumasa. So, eto na. Kung ano man yung reply niya, huwag ka sanang magbabago. Magugulat at kailangan tanggapin mo. At sasabihin ko na sa iyo kung ano reply niya. Yun yung sabi ng kaibigan ko. Kinakabahan ako sa mga sinasabi niya. Inisip ko noon na sana hindi ko nalang hinayaan na i-chat niya si Louie. E di sana ngayon wala akong alam. Pero biglang sumigaw yung kaibigan ko at ang sabi niya, "Congrats." Napatanong ako kung bakit. At pinabasa niya sa akin ang reply ni Louie. Sa totoo lang, gusto rin naman kita matagal na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kahit na alam ko na gusto mo ko, nahihiya pa rin akong sabihin sa'yo. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko kinaya yung puso ko! Lumulundag sa tuwa. Hindi natapos ang magdamag na yun na hindi pumapayag yung kaibigan ko na hindi maging kami. Kaya naging kami agad-agad. 12 AM, March 26, 2021. Ang bilis ng pangyayari. Gusto niya ako ligawan. Gusto niyang maayos na matanong ako ng personal. Pero syempre dahil pandemic, hindi naman po pwede agad-agad magkita. So ayun. Okay naman ang lahat. Hanggang sa naging girlfriend ako ng crush ko. This is it! Totoo na to! Hindi ako nananaginip na boyfriend ko na nga si Louie. Sa relationship namin for 6 months, never ako naging toxic. First time niya magpakilala ng babae sa kanila kaya tong tuwa ako. Kasi favorite ako ng mama niya. Wala raw siyang anak na babae. Gusto rin ako ng papa niya. Gusto rin ako ng mga kuya niya. Wala akong problem sa side niya. Pero dahil sa stricto yung parents ko, nilihim ko yung relationship namin sa family ko. Oo, unfair ako dun. Pero alam ko naman na ipakikilala ko naman siya kapag ready na ako. Pinangako ko yun sa kanya. Then one day, nasa tabing dagat kami. Doon nangyari yung first kiss namin. Sabi ko nga sa kanya, "Kiss mo ko? Ako pa nag-initiate, diba?" Naghihintay lang pala siya ng permission ko para gawin niya yun. And that kiss was a very memorable kiss. Okay naman lahat eh. Kaya lang, bigla na lang siyang naging cold. Tinatanong ko siya kung bakit siya hindi na namamansin.
Pero tinatanong niya ako, kung gusto ko na raw bang itigil to. Ang sabi pa niya, parang gusto niya daw hanapin yung sarili niya. Naguguluhan daw siya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi niya ako mahal. Sa isip-isip ko, bakit bigla namang ganun? Eh, maayos naman ang relationship namin. So, dumating sa punto na buo na raw ang desisyon niya. Break na kami. Tinanong ko kung may chance or possibility na magbalikan kami. Pero sabi niya babalik naman daw. Pero magfo-focus muna daw siya sa studies. So ayun. Nag-break kami. At maraming nagbago. Nalaman ko na natuto siyang magbisyo. Natuto siyang uminom ng alak. Lahat ng mga nagustuhan ko sa kanya, pilit niyang binabago. Pilit niyang ipinapakita. Nakabaligtaran siya nung lalaking nagustuhan ko. Siguro para ma-turn off ko ako sa kanya. And then there I was, crying every night. Confused. Bakit nagkaganon? At para takasan yung nararamdaman kong sakit, eh nag-entertain ako ng ibang lalaki. Inayos ko ang aking sarili. Na-shock ang mga kaklase ko sa pagbabago ko. Baka sakali lang mapansin ako ni Louie. Para hindi lang ako yung laging nakatingin. Then hindi nagtagal. Naging boyfriend ko yung lalaking in-entertain ko after Louie. Si Louie after a year wala pa rin naging girlfriend. Before naming mag first year ng naging boyfriend ko, nalaman kong niloloko niya ako. Hiniwalayan ko. Sinubukan yung mga iba kong kaklase na ayusin kaming dalawa na maging couple uli. Pero patuloy kong iniiwasan. Kahit na sa totoo, may dumating man na iba, may parte pa rin si Louie sa puso ko. Then after a few months, meron akong nakilalang lalaki na same course pero graduate na. Naging boyfriend ko siya. And until now, kami pa rin. Si Louie, in-add ko siya ulit sa Facebook. Total, medyo matagal-tagal na kaming hiwalay. In-accept niya naman. And hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang yun. I still care for him. Pero hanggang doon lang yun. Siguro kasi, hindi lang ako matahimik. Hindi ako matahimik sa pagtatanong at paghahanap ng mga sagot. Kung bakit bigla niya akong iniwan. Siguro gusto ko pa ng closure. I don't know. Kung hindi rin naman, okay lang. What's clear to me is that hindi ko na siya mahal. I'm so happy now with my boyfriend. He's so respectful. Napaka-ma-effort na lalaki. Pogi. Wala akong self-doubts. Payapa ang isip at puso ko sa kanya.
mahal na mahal ko siya. Siguro kaya nangyari sa akin yung nangyari sa amin ni Louie ay dahil masyado akong umasa. Naway magsilbing leksyon ito sa iba na ipaalam sa mga taong gusto ninyo na gusto nyo sila. Alamin agad kung goods kayo. Be brave to ask questions. At kapag hindi sumang-ayon yung pagkakataon, huwag mong hahayaang makulong o maiwan ka sa nakaraan. Dahil kapag may umalis, may better na darating. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lily, at ito ang aking secret file.